Hello. So wala akong pwesto kaya tawag sana dito sa upuan na to. Wala akong pwesto kaya dito ako sa pwesto ng supervisor. Opisina ng supervisor. So alala ko eh, 2017. Nag-opisina ko to eh. Nung nag-acting supervisor ako. Nagbakasyon yung foreman at nagbakasyon yung supervisor. So, ako naging acting supervisor. So, kaya naman ako nag-live. Ito nakakatawa. No? Kanina, eh para ako yung may dalaw. No? Buwisit na buwisit talaga ako doon sa dalawang OFW. PM ako ng PM para i-guide lang yung paggawa ng tamang report. Hindi magawa-gawa. So tuloy hindi ko sila na-report ko na nung chinik ko yung report mali-mali, yung balik-baliktad yung informasyon. Tapos yung bansa malang mismo, hindi nila may ilagay. Samantalang kompleto lahat yung ano. Ang tatamad kasi magbasa eh. Ang gusto lang kasi ay humingi ng tulong. Pero yung simpleng pagbabasa ng isinising ko, hindi nila magawang basahin. Ibig sabihin, hindi nila magawang tulungan ang sarili nila. Ang simpleng pagbabasa ng mga isinising kong ang dapat gawin, mga guide, ay isang uri ng pagtulong sa sarili. Tandaan, ang sarili mismo natin ang makakatulong sa atin at hindi ang ibang tao. So, ganun lang kasimple. Logic nyo sa sarili nyo mga OFW. Kanina, nabuwisit ako. Bago ako nabuwisit, may isang OFW nag-PM sa akin. Bukas na naman ang lipad niya. Ang problema nitong ano, ito talaga mga pasaway na agency. Bili na blackmail pa rin siya. Gusto kasi, ito yung agency na gustong ipakansel sa asawa yung reklamo sa Pinas. Subalit, mahigpit kong ina-advise yung asawa na wag ipapakansel ang reklamo ng OFW ng asawa niya kasi sila rin magiging talo. At ito pa, sinabi, tuluyan na raw siya makakaalis bagat may ticket na, eh kailangan ipakansel yung reklamo doon sa Pinas. Ang in-advise ko, hindi pa nag-online pero nag-PM na ako, huwag na huwag gawin ang iuurong ang reklamo sa amo. Kung may i-clear dito sa Saudi, ay ang pulo ang bahala dyan. For clearance na tuluyang makaalis. Pero yung ikakaso mo, ay huwag mong ikakancel. Pag nasa Pinas ka na, doon ang patuloy ng kaso. Magugulang yung mga ano eh. Alam nila babalikan sila eh. Kasi maraming sa agency, no? Dito magkakonect, may mga ano, centralized yan, mga agency na yan sa Pinas eh. Isang agency lang na nagre-reklamo na isang OFW about sa halimbawa naka-uwi na. On the spot, konektado yung mga yan. Alam nila yun, re-respakan sila ng mga OFW. Kaya inuunahan nila. Kaya ang ginawa nung naalala ko, yung naka-uwi ng OFW Pina, ay ng Qatar, talagang ina, pinag-aralan talaga yung dapat ihakbang ng agency para mapapirma nila yung OFW na wag magkakaso. Ayun, napapirma nga nila. So, bago ang lahat yan, malinaw po may outcome na naman po, positive outcome na naman po si God sa isang OFW. Bukas, may pa-uwi na po. OFW Riyadh. So, at ngayon, paano ko muna itong parinig ko muna sa inyo, usapan namin ng OFW ngayon. Ito yung pangalawa na ngumulit rin sa akin. So, I think OFW na. Gusto ko lang ipalo up sa akin kasi ang daming kaso ng agency, satisfied na nagsipi kayo ko lang. Eh, kapag tawagan sila ng kapatid ko, sabi niya, tapos na daw lahat. Tapos bakit hanggang ngayon nakatingga pa rin ako? Hindi, sabihin mo sa ano sa kapatid mo, ipasuspend dito ng agency mo sa Pinas. Baka pinaniwala ka lang na pinaniwala lang ng agency mo sa Pinas yung kapatid mo na ina-actionan ka.
pag follow up, i-follow up ulit yung repetition form mo, ha. Sabihin mo na nagsisinungaling yung ano, nagsisinungaling yung agency niya, agency mo sa Pinas. Sabihin ng kapatid mo sa POE na kailangan nang ipasuspendido yung agency niya, agency mo sa Pinas, nang ma-actionan ka. Pinaniniwala ka lang ng agency mo sa Pinas, yung kapatid mo. Oo, sir. Yun din yung problema, sir. Kasi yung kapatid ko, naka-flight na po siya papunta ng Japan. Kasi wala po mag-follow-up sa akin kasi yung mama ko sa probinsya po. Wala ka bang kamag-anak? Kahit kapatid o ano, kamag-anak? Wala. Mapakiusapan mo. So, nasa probinsya po sila lahat. Ibibigay ko sa iyo si Sir Titi Sagon para makausap mo. Ipiin mo siya, ha? Ngayon, sa ano po? Sa ano po yan? Sa number po ba diyan dito? Hindi, si Sir Titi, may contact siya, ibibigay ko sa iyo, ha? O kaya, Sir Titi Sagon, tutulong, tumutulong sa Pinas, sa mga OFW. Okay. Sige, ipiin mo sa akin yung buong pangalan mo, at saka kontakta mo. Nang... Hello. Okay po. Ipiin mo sa akin buong pangalan mo, passport number mo, at kung saan kang bansa at saan city, nang follow up kita sa pulo. Opo, Saudi po ako, sir. Basta ipiin mo yung sinasabi ko, ha? Okay po. Okay, bye-bye. So, yan po yung una namin pag-uusap. Ito pangalawang pag-uusap namin. Mamaya, may marinig kayong positive. Ang bilis. Pwede po magtanong, sir, about sa OFW sa kasamahan ko po dito. Anong problema? Ito man dito. Hindi lang. Anong problema? Sir, pwede po mag-i-change sa employer na lang? Alam mo, pag-i-change sa employer, mahirap din yan. Kung ang pag-i-change employer ay hindi ka gagawa ng legal na papel, ang agency mo magiging illegal OFW ka na. Mawawalan ka na ng proteksyon sa anumang agency, government agency about OFW. At lalo ka lang pahihirapan ng amo sa magiging bago mong amo kasi wala kang kontrata. Magagawa nila pag pahirapan ka kasi isipin nila wala kang kontrata sa kanila, illegal ka. So yun po, yun lang ang ano ron, ang magiging problema mo sa uruan sa nagpalipat ka ng ibang amo. Tatlong amo na ako, sir. Papalipat ka na naman. So, hindi ka ba natututo? Ilang tatlong amo na yan, nagpapalipat ka. So, wala rin nangyayari. So, umuwi ka na ng Pinas. Yung pinaka-advise ko sa'yo. So, yun lang yun. Okay. Sir, para tatlong amo, sir, ang pangit ko sa'yo, hindi binigay. Kaya, yun nga. Isend mo sa akin yung, isend mo sa akin yung Facebook number, Facebook account mo, screenshot mo, and then, ma-isend kita ng dapat mong gawin. Umuwi ka ng Pinas. Okay, huwag magpapatsin sa iyong employer, ha? Okay, sir. Lahat ng reklamo mo, ilagay mo sa report mo pag na-PM na kita, ha? Okay, bye-bye. Sir, sa screen yan, sir, si Ana Christine? Ano? Yan, sir, kayo. Ano? Ako po, sir, sir, print tayo sa SB. Basta i-screen si Ana, i-FB nyo para alam ko. Hindi ako nalilito. Lahat, ha? Lahat ng dapat i-follow up na OFW, i-send mo sa akin yung screenshot yung Facebook account. So, yun lang ang gawin mo. I-send nyo sa akin, ha? Okay na, bye-bye. Okay po, sir. Thank you. God bless po. Okay. So, yun pa rin yung OFW kanina. Siya yung tumawag, nag-call. Hindi sa video, ay hindi sa messenger. Nag-call siya mismo sa akin. Ito pa. Hello po, sir. Hello, Karin. Gumawa ka ng report, ha? Nakapag-report ka na ba? Dati? Yung pangalawang amo, sir. May record ako dyan, sir.
wala kang record sa akin. Ngayon ko lang tinip ko yung ano mo. Sino to? Sinong OFW to? Captain po, sir. Christine Ministerio. I-PM mo sa akin yung Facebook account mo, ha? Ikaw ba yung nagpalipat ng OFW ng employer? Ako, sir. Tatlo mo na, sir. So wala ka sa akin report. Yun. Okay, kini-question ko. Kung may report ka, kung may repatriation form ka na ba, sino ba tumulong sa'yo dati? Sir? Sino ba tumutulong sa'yo dati? Nag-alis ko na sa amo ko. Sino ang tumulong sa'yo dati nung nagpalipat ka ng employer? Alam ko, sir, nakapunta ko na po ng babae yung kausap ko yung... Hindi ako tumulong sa'yo. Ma'am Raquel. Si Ma'am Raquel. O sige, tumawag ka uli kay Ma'am Raquel sa Pulo. Abo? May kontak ka niya? Wala po. Wala? Paano mo nakausap siya? Kasi nakapunta ko ng Pulo. Kung makakapunta ka, makakapunta ka ng Pulo, ay bibigay ko sa iyong kontak niya. At sabihin mo reklamo mo na itutuloy mo reklamo mo na uwi ka na ng Pinas kasi ganun din yung nilipata mong employer. So yun lang ang sabihin mo at ito, kung may report ka na sa kanila ay ipo-pursue lang nila yun. Babalikan nila yung record mo, reklamo mo. Kung may repatriation form ka na, sabihin mo sa kapamilya mo na ituloy yung repatriation form mo sa POA. Sabihin mo na ganun pa rin ang ginagawa ng bago mong amo. So, kaya itutuloy mo yung reklamo mo na uwi ka ng Pinas. Sabihin mo sa kapamilya mo doon sa pag-follow up ng repatriation form. I-send mo sa akin yung repatriation form mo pag nag-follow up sila. I-send mo na rin yung report mo sa akin. Wala akong report sa iyo. Kaya ganun. Ha? Okay. Ibibigay ko sa iyong contact ni Ma'am Raquel, pati WhatsApp niya. May WhatsApp siya. Okay, bye-bye. So, ayun po, yung kausap ko, OFW, ito ngayon na yung una kanina na napakinggan nyo, pinapalo up niya yung sarili niya sa akin. So, ito na may huli na. Ito may good news na siya. Kapapalo up ko lang sa Pulo kanina. Pangabat ang Pulo ay busy, hindi ako ma-reply. Ito na siya. I have full surprise for you. Mag-apply ka ako sa 16. Thanks sa follow-up. Bakit ka mag-apply? Oo, kasi may ticket na ako, sir. Binookingan ako. Diba sabi mo, patawag ako sa taas mauna. Anong ticket mo? Direct? Flight? Yes, sir. Direct. Anong my God. Anong sasakyan mo? Golf. Daw yun, sir. Golf. Direct. Ay, golf Air? Golf yes, Air? Sir, yes. O, sino yes, pa yun? Thank you, sir. Sino, tika lang, sino yung maiiwan dyan? I-PM mo sa akin yung mga FB account nila, ha? Oh, sige, sir. May 3 days naman ako mag-stay dito, sir. Ayan, yung... Ipuhado ko sa inyo, ipapalo up ko sa inyo yes, lahat. Yes, igawa mo sila ng report. Kung wala pa sila report, igawa sa akin ng report, ha? Na may report ko sila. At i-forward okay, mo. Ipa-forward okay, mo. Okay, sir. Gawan ko pa sila ng report. Yes, ipa-forward mo sa kanila yung pagkuha ng repatriation form sa kapamilya. Naisin ko sa iyo yung pagkuha, di ba? Opo. Para makatulong ka naman sa kanila bago ka lumipad. Opo. Bukas tawagan sir, ko. Thank you so much. Bukas tawagan ko yung amo mo. Ay, send mo sa akin yung ticket mo, ha? Bago mo ko makalimutan. Paghawak mo okay, na yung ticket. Paghawak mo na yung ticket mo, send mo sa akin yung ticket mo. Paghawak mo na, ha? Okay po, sir. Kasi bukas itatawag kita sa amo mo, ha? Pabalikin ka ng amo mo. Ano po, sir? Tawagan ko yung amo mo, pababalikin kita. Bakit pababalikin sa amo ko, sir? Ay, namimiss ka raw ng amo mo. sige na, yung pinag-iwan ko sila, yung kasamaan mo dyan, ibigay sa akin. Okay, po, sabi ko ako, alis sir, ipasok ko sa inyo lahat. Yes. Okay, bye-bye. Thank you so much, sir. God bless po. Okay, good news sa akin yan. Sige na. Bye-bye. Lalamon lang ako. Nagkain tayo. Okay. Sorry. May sorba sa paglaro. Sige na, bye-bye. Mamaya maglalay.
So ayun, may positibo na naman bukas, may pa may pauwi na, may ticket na bukas, isang OFW, tapos sa 16 may palipad na. So dalawang OFW na naman makakalipad itong Linggo. So naway yung dalawang OFW na cancel yung lipad nung March 9 dahil pinapalitan ng pulo yung ticket nila from stopover ginawang ginawang direct flight. Yan po yung i-broadcast ko po sa inyo mga OFW na OFW, lahat ng OFW Middle East. Kung uuwi kayo ay dapat hindi stopover yung ticket ninyo. Dapat direct flight ang ticket ninyo. Huwag stopover. So dito sa Saudi wala pong travel ban. Meaning ang pinagbabawal lang ay stopover. Kaya kung magbibiyahe kayo papuntang Pinas, ay kailangan yung ticket ninyo ay direct flight ticket. So yan din po yung ginawa dun sa OFW Jeddah, na nauna pa rin yung OFW Jeddah bagamat magkasabay ng gabi yun, na-cancel lang yung OFW, dalawang OFW Riyadh dahil nga sa nahuli-huli na na-inform ng pulo yung agency na dapat ang ticket nila ay direct flight. So actually yung Jeddah, OFW Jeddah, naka-schedule ng March 4. But malamang siguro ganun na naging scenario na nagantay pa rin ng 5 araw. Siguro pinapalitan din yung ticket niya from stopover ginawang direct flight. So wala pong travel ban dito. Ang kailangan lang po ninyong ipabilis sa mga amo ninyo, agency ninyo, ay kung kayo ay pauwi na ay direct flight na ticket. Huwag stopover. Hindi tatanggapin ng pulo yun. Iyan naman ina-advise sa lahat ng mga agency, counter agency ng pulo dito sa Saudi, na kailangan ang ticket ninyo ay ibibili sa inyo ng ticket ng agency nyo, amo ninyo, ay direct flight. So hindi stopover. So yun po yung dyan, mahalagang announcement. So walang travel ban po rito sa tuloy ang operasyon ng airport. So yung mga nagtatanong sa akin na magko-close ang airport, hindi po magko-close ang airport. Tuloy ang operasyon ng airport, at ang pinagbabawal lang ay yung stopover. Ang pinahintulutan lang yung ay direct flight. So yun lang po. Ay Monica Moro, umusta po mangkin? Umusta yung apo ko diyan? Malaking na ba? Naglalakad na ba? Tumatakbo na ba? So, ayun. Kumusta kayo dyan ng mga mo dyan sa Australia? Well, ingat din sa kalusugan kasi malamig dyan. Ingatan ng kalusugan na boss sa coronavirus. Around the world na yung coronavirus. So, tingnan nyo ako. Lagi, ayan, pagkabibigay lang to ng kumpanya. Always bring a sanitizer. Yeah, saan ka pumunta, kailangan may sanitizer ka. Kasi hindi mo lagi kasama yung tubig eh. Kung saan ka pupunta, may kasama ka laging gripo. Kaya kailangan may sanitizer ka. Ang ano lang naman ay huwag magpa-panic buying. So yun lang po ang ano ron. Positibo, huwag po tayo mag-panic buying. Kasi sa pagpa-panic buying natin, nagiging makasarili tayo. Kung halimbawa mapira ka, binili mo lahat, paano naman yung mga kapwa mo? Di sila nagkandamatayan, ikay buhay. Ang mensahe ni God, kung tayo may paniniwala kay God, huwag tayo mabahala. Simple lang yung mensahe ni God, pero malali yung mga naroon, tinutura. Ibig sabihin, ang pagpapanic buying ay isang nakakabahala, nababahala kayo sa nangyayari sa mundo. So, ibig sabihin, wala kayong trust kay God. So, yun ang mensahe ni God. Huwag na huwag magpa-panic buying. At doon sa mga media men, maging neutral kayo sa pagbabalita. Ibalita nyo yung mga napapagaling, ibalita nyo na natuloy na sasabi, at mas maganda magbigay rin kayo ng mga impormasyon na makakaiwas sa coronavirus.
nakatulong pa kayo sa kapwa. Huwag kayong maging hangal. Kasi isipin nyo na lang, may pamilya rin kayo. Ang virus, hindi pinipili yan kung ikaw ay medyamin o ikaw ay mamamayan. Walang mahirap, walang mayaman sa virus na yan. Kaya dapat maging neutral kayo. Huwag lalasunin ang utak ng tao sa buong mundo. Kagaya lang nung sa Syria. Ininom yung tawag to, alcohol. Ayun ang kandamatayan. Dahil sa pagpapanik sa mga maling impormasyon na iba na hihatid ng mga media. Mas may virus pa yung media. Pangalawa na lang yung coronavirus. So yun lang yun. At sa mga government yan, sa DOH, maging ayun, ini-advise ang huwag magpapanik ba yun. So yun. Doon din mga sa lockdown ba yung tawag doon? Sa government po, sa inyo, local government, ang huwag po kayo mabahala na mawalan kayo ng pang-araw-araw na ikakabubuhay kasi ang local government ang bahala po sa inyo. Bakit local government? Nilagay ni God sa bawat bansa na gobyerno na mag-iingat sa mamamayan ng bansa. So yan lang. Si God ang may lagay niyan. Kaya magtiwala kayo sa government na hindi kayo pababayaan. Huwag magpapanik buying. Magpanik buying kayo kung paano nyo kakausapin si God. Magpapanik lang kayo kung paano nyo kakausapin si God. Kung positibo kayong tao, positibo kayo kay God, hindi kayo mag-aalala. Malinaw namin sa na sinabi ni God, kayong mga nananalig sa akin, huwag kayong mabahala. Ibig sabihin, iingatan niya tayo. So, ganun lang yun. Kahit gaano pang dilubyon dumating sa ating buhay, sa mundong ating ginagalawan, kung may malalim tayong pananalig kay God, ay hindi tayo mapapahamak. Iingatan tayo ni God. Gaya ng ginawa niya doon sa mga Israelite noon, na sinilagyan na ng shield ng red blood yung bahay na iingatan niya. So ganun ang mensahe ni God. Ganun ay pakahulugan ni God. Huwag po magpapanic buying. Kasi ang pagpapanic buying ay pinahihintulutan niyo na hayaan ko na mamatay yung kapwa ko basta ako mabuhay. Kahit kailan, hindi pinapayagan ni God ang kasamaan laban sa kabutihan. Ganun lang kasimple. Sa palagay niyo ba, sa pagpapanic buying niyo, may tuloy-tuloy mabubuhay kayo? Hindi. May kapalit yan. Pagiging makasarili, ay may kaparusahan. Huwag maging makasarili. So, ang uri ng pagpapanic buying ay isang uri ng pagiging makasarili. Yun lang po yun. So, kung may takot kayo sa coronavirus, dapat mas may takot kayo kay God. Sahil, simple lang magparusa si God. Yun lang kasimple yun. Yung virus, maaaring mawala yan, pero ang parusa ni God, dahil naka-convict na kayo sa Holy Spirit conviction. Ibig sabihin, gumawa kayo ng kasamaan sa kapwa ninyo, nanlamang kayo, may kaparusahan, matatanggap kayo sa kanya. So yun ang roon. Kaya, iwasan lang po natin mag-panic buying, huwag tayo maging makasarili. So yun, prayer lang po. Ayan. Manarik sa gobyerno at ang mga local government ay hindi kayo pababayaan. Dahil anong silbi ng pagla-lockdown kung pababayaan kayo dahil ang ano ng lockdown ay para ma-save kayo sa coronavirus. Yun. So yun lang po yun. Huwag magpapanik. So mas maganda prayer lang po. Prayer pinakasagot dyan. Pag-pray natin na tuluyang lusawin ni God ang coronavirus. So ano pang epidemya na papasok sa buong mundo. Nasa propesya po kasi yan eh. Hindi po maalis yan. Maalis lang yan kung tayo magpipray. Hindi mamaalis sa mundo yan. Maaalis yan ni God sa ating mismong sarili.
Ibig sabihin, pag iningatan nga tayo, ibig sabihin, inaalis niya yung mga naglalabasan sa mundo, yung mga sakit na yan, inaalis sa atin. So, yun lang yun. Kasimple. Ika nga, legit lang. So, maging malalim ang pananampalataya natin kay God para ingatan tayo niya. So, ganun lang kasimple yun. Iwasan mag-panic buying. Ulitin ko lo sa OFW ha. Test OFW, napauwi. Hilingin nyo sa mga amo ninyo, agency ninyo, na ang ticket ninyo ay dapat direct flight. Wag tatanggap ng ticket na may stopover. Kailangan direct flight ang ticket ninyo kasi i-hold kayo. Hindi kayo patutuloy ng pulo. So, masasayang na schedule. So, on the spot, kung direct flight ang ticket nyo, makakalipad kayo kaagad. Kagaya nito, may OFW paalis ngayon, 16, bagat 12 pa lang ngayon. Tinanong ko kung anong ticket niya, sinabi niya ay direct flight siya. So, mas maganda yon. Hindi na maabara yung lipad niya. So, hindi siya magagaya doon sa naka-schedule ng March 9. Ayun, nung gabi na yun, hindi rin siya nakatuloy, hindi rin natuloy, bagamat nandun sa airport. Kasi hinold, pinapalitan ng tulo yung ticket na from stopover, ginawang direct flights. So, ang problema, wala nang schedule ng direct flights. Kaya, antay na naman sila ng ilang araw. Naway, bago matapos tong linggo, makalipad na sila at sa sasakyan nila ay magkaroon na ng schedule na direct flight. So, ganun lang yan. Maraming salamat and God bless. Patulog na ako. Break time ngayon sa siyap.